ang may kasalanan. Siya raw ang may kasalanan kung bakit natalo pa ang Pacers sa Game 1 laban sa Celtics. Sa naging episode kamakailan ng podcast ni LeBron James at JJ Redick na Mind the Game, tinalakay nila doon ang pag-foul sa kalaban kapag kayo ay lamang ng 3 puntos sa paubos na oras ng game. Ito ay nangyari na sa naging laban ng New York Knicks at Philadelphia 76ers sa Game 5 ng seri nila sa unang round ng playoffs na pinagbayad nga ni Tyrese Maxey ang Knicks na nadala niya ang game sa overtime at nakuha pa nila ang panalo sa score na 112-106. At ganito rin ang nangyari sa naging laban naman ng Indiana Pacers at ng Boston Celtics nitong Miyerkules. Lamang pa ng 3 puntos ang Pacers na may 8.3 seconds na lang sa regulation. At ang Indiana nga ay may option na i-foul ang isang player ng Celtics. Kaso ang nangyari, nagawa ni Jaylen Brown na makatira sa 3 sa corner at naipasok niya iyon. May natira pa namang 5.1 seconds sa oras. Kaso nga lang, hindi nakapag-execute na magandang opensa ang Pacers at nauwi na nga sa overtime ang laban. Maganda ang ginawang play ng coach ng Celtics na si Joe Mazzulla na nagawa nito na makatira ng corner 3 itong si Brown na galing sa pasa ni Drew Holiday. Na ito sana ay napigilan ng Pacers na mangyari kung sila lamang ay naging agresibo sa pag-foul para hindi na nakatira pa sa 3 ang Celtics. At pagkatapos nga ng game, ang head coach nga ng Pacers na si Rick Carlisle ay inako ang kasalanan kung bakit sila natalo. Pero ito ay hindi dahil sa napabayaan nila na makatira si Brown sa 3, kundi dahil sa hindi siya tumawag ng timeout na may 10 segundo na lamang ang nalalabi sa regulation. At dahil nga sa hindi siya tumawag ng timeout, nagka-turnover ang Pacers sa pag-inbound ng bola na nagbigay sa Celtics ng pagkakataong may tabla ang score. At nagawa nga ng Boston na may tabla ang score at nadala na nga nila sa overtime ang game at sila pa ang nakakuha ng panalo. Ngayon ang kailangan daw gawin ng Pacers, ayon pa rin sa kanilang head coach, dapat daw ay nakakonsentrate pa rin sila kung paano sila lumaban ng Game 1, mula sa umpisa hanggang sa pagtatapos. At kapag ganun daw ang ginawa nila, makakabawi raw sila sa Biyernes. Sa kabila nga naman ng nakakadismayang pagkatalo ng Pacers sa Game 1, kinakitaan naman sila na kaya nga nilang manalo sa tahanan ng Celtics at may pagkakataon silang patunayan iyon sa Game 2 dahil sa pumasok nga sila sa sering ito na underdogs pero sila pa rin ang kamuntikan na makakuha ng 1-0 na kalamangan sa serye.